Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to another video. Medyo fresh tayo ngayon. So ngayon guys, update tayo sa kalapate natin guys. So yung bago nating kalapate nakawala. So try natin hulihin guys kung huli pa. So yan. So bali ganun pa rin yan guys. Medyo payat. Kasi napabayaan ng mamayari. Hindi na yung busy sa trabaho tapos nag-stop na din sa pagkakalapate kaya para siguro nawala na din sa ng gana sa pag-alaga ng kalapate. Tapos yun, try natin hulihin pero time check muna tayo 9:04, so papasukin natin. So kanina na palabas natin naparonda, nasa 16 minutes yung ronda nila at minute. Tapos dito sa breeder natin guys, yan, update natin yan, sobrang gandang pair. Tapos yun, naglalaglag sila ng balahibo, nagmumulting. So ganun talaga guys, pag nagbe-breed tayo matik, naglalaglag talaga ng balahibo. Tapos yun si survivor guys, hindi pa kita masyado yan. Sobrang pogi niya na, hindi tayo po guys. So magandang pares, magandang mukha, pero sana maganda din yung resulta. Pero yun, yung itong panatlan na maganda talaga itong kanya. Kasi yung pan, yung grandparents nito nagkakarera din from Manila, pero nandiyan taga kwan siya ngayon, taga Manila na kapangasawa ng taga Aklan. So lumipat ng yun bandang Aklan, parang Kalibo ata. So yun yung inakay natin guys, hindi na siya umaalis. Pero try natin papasukin dito, lumipat natin yung camera muna kung mahuli ba natin. Kasi kanina dito guys, oh, kasi dito siya banda tumatambay, so nakaganyan kanina, nakabuka, so ayan nakalabas. So plano ko din to is palitan ng, o bili tayo ng yung silang, bili tayo ng raptor. So shoutout lang kay Ayan Koray, so birthday kapon, birthday tayo doon at nagchaming-chaming. So yan, try ko naman hulihin kung mahuli ba natin. So ililipat yung camera natin kasi baka kung dito natin lagay guys, lumandang dito, baka mabagsak pa naman. Kawawa naman yung cellphone natin. So ayan siya guys sa lupa. So mamaya pala bibili ako ng pamurga tapos pupurgay natin bukas. Pali mamaya nga po, hindi na natin papakainin. So ganun yung routine natin pala parati sa mga YBs natin. 8 AM, kung minsan napapalabas ako ng 8:30. Ayun, parunda sa kanila. Balayan doon sa taas guys. Pagka 9:08 AM, papasukan natin. So ganun guys, gagawa tayo ng daily routine nila para yun, para sa preparasyon natin pag once na kakarera na tayo. So maganda sana yan, itambay natin. Pero yun, every 8 AM natin binabalabas. Tapos pagka tanghali, 1 PM para masanay sila sa init. Tapos kung makaronda sila mamaya, try natin palabasin ulit to. Tapos pa inumin natin. Or kung hindi, ipulong na lang natin para sure na hindi siya makatuka-tuka, para at least mapurga natin. So ayan, medyo so try natin ulitin guys. So yun guys, nakma na lang natin. Sobrang payat na kalapate. Pero magandang bloodline ito guys. So catch agay natin to kasi napabayaan lang. Pero so napurga to, magiging maganda naman. Pero hindi na natin ito kakarera guys kasi medyo pangit yung katawan niya. Ayan, hindi na to required na ikarera. So kukuha na natin ng lahi. Nakalimutan ko lang yung kuha ng bloodline ito. Pero good naman to guys kasi malakas tumuka. So mabilis to makarecover. Tapos yung pakpak niya, ayan, bali dalawa na yung naglaglag. Ayan, so bandang dyan. Tapos dito na lang yung dito.
2, 4, 6, 8. So bali mga edad niya ito guys, katulad din to ng kalapati natin, nasa 2 to 3 months na. 2 to 3 months. So doon mo malalaman minsan sa edad kung anong edad ng kalapati. Pero minsan merong kalapati na matagal din maglaglag. Katulad ng brown natin, huli natin maya. Tapos pakita ko sa inyo guys kapag nahuli natin. Kasi yung hindi pa siya naglalaglag ng pak dito. So magandang klase kalapati yun pag nakarera natin. Kasi pag during race, hindi sila naglalaglag. So ilalagay ko muna to guys. What's up mga kalapatids? So yun, napapasok na sila. Tapos yun, sinarado ko na dito kasi baka makalabas pa. Tapos yun, huli natin yung brown. So pakita ko sa inyo guys, hindi pa siya naglalaglag ng pakpak niya. Kahit may isa. So pakita natin. So yun guys, so ang gandang hen. So ito guys, pakita ko sa inyo yung pakpak na guys. Yan o, kumalapitan. Hindi pa siya naglalaglag kahit kay isa. Pero yung kapatid niya naglaglag na, pakita ko din. Yan guys, so hindi pa naglalaglag kahit isa. So mas maganda to kasi pag mga mag-matured, hindi siya maabutan o mga 6 month hindi siya maabutan ng paglagas o paglaglag ng pakpak sa dulo. So minsan nasa lahi din yan ng ibon at so, depende din minsan sa patuka at sa yun. Kasi pag pinipilit mo force play parate yung kalapate minsan mabilis din maglaglag ng pakpak. So kaya pakita ko din sa inyo yung itim. Pero yung itim guys naglaglag na siya. Lapad ng katawan na. Ang sobrang ilap din. Parang si mailap. Alahay talaga ni mailap guys. So yan, ganda. So bali dito guys, naglaglag na siya ng dalawa. So ayan. Oh. Medyo mailap sila kasi nagmumulting guys. So medyo masakit sa katawan. Kaya pag ganong edad nila, hindi mo talaga mahawakan yan. At minsan pag kinakarera mo din, masasaktan din yan sila. Kasi yun, pag nahawakan mo, masakit yung katawan nila. So bali 2, 4, 6. So bali naglaglag pala kanina guys ng pakpak sa pangatlong laglag na. So sakto bukas 3 months out to sila. So ang gandang kak. Pero yun, sana matry natin. Huwag na sana itsura katulad kay Mailap. Pero yun si Mailap guys, limited lang yung lipad niya. Kaya so dito natin masusubukan ulit kung di talaga na makauwi guys. Sa bloodline na talaga yun, sa ibon na talaga yun. So kaya yun, naka-acquire tayo ng bago. Siguro nga dito ng video natin guys. Kung gusto nyo, pag-like, share, subscribe. Ingat.